Okay, welcome back mga boss. At sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel natin, tuloy po kayo at welcome na welcome kayo dito. Basta mahilig kayo sa sounds, mga amplifier, nasa tamang YouTube channel po kayo. At maraming salamat sa mga lagi pong nakasubaybay sa atin, yung mga regular viewers, yung mga regular supporter. Thank you sa mga viewers natin dyan na nasa ibang bansa, kung saang bansa man kayo, shoutout sa inyo. At sa mga OFW, maraming salamat sa mga nanonood at sa mga sumusuporta. So dito tayo mga boss, meron tayong pangalawa sa ano, kasi yung una, yung Yamaha, nagawa na natin. Dalawa kasi dinala lang may-ari dito, si Kuya Mark ata yun. Yung isa Yamaha, yung isa Kenwood, nagawa natin yung Yamaha. Sana itong Kenwood magawa din natin. Pero just in case na hindi natin magawa, gagawa na natin ng review para may pang-upload tayo mga boss. At para malaman din ng hindi pa nakakaalam yung mga walang unit na ganito, o kung sino man yung mayroong gamit pala na ganito, malaman nyo din kung ano yung laman. So i-review natin. So ito sa harapan, front panel muna tayo, meron siyang power. Itong power ay standby power siya, yung ano, tack switch. Itong presence, hindi ko alam kung ano to, pero ano, magkasama ata to sa mode. At saka yan, meron siyang channel mode ito. Ayan, channel mode. Tone control bus, treble, tapos speaker, audio injection, CD record, source direct, on input selector, rotary encoder na rin. Tapos yung source, yung sa video record to, tapos balance, main volume. So yung main volume niya ay manual power analog na potentiometer. Try natin tingnan naman yung nasa likod. Ay, mabigat mga boss. Grabe. Yan yung likod niya mga boss. Yan. So meron siya dito, ay wala nang tornillo yung outlet to. Ano lang po to, 100 volts. So Japan din ata to galing. Itong ano, meron siyang ano ato, center speaker single or kaya dual na 1 and 2. Ano to, system control, tapos ito ay sa rear speaker. Dalawa din, left and right. Tapos meron siyang three out sa rear, yung right and left din. Tapos itong front speaker, ayan, front, left and right din. Ang range niya pala ng speaker nito, impedance ay ano, hindi nyo nakita dyan, no? Ayan, 6 to 16 ohms ang pwede nyo ikabit na speaker dyan. At center speaker, meron din 3 out sa subwoofer, center, R, front. Ayan. Tapos ito yung pinaka model niya, Kenwood. Tingnan natin kung ano. Kenwood KE-B8500 integrated AV surround amplifier. Meron siyang ano to, Japanese na ata to, made in Japan mga boso. Ayan, made in Japan. 100 volts, 300 watts, 50 to 60 hertz. Ito na yung pinaka input niya ngayon. Yung ano naman, yung laman ang sisilipin natin. So ayan mga boss, ang laman ng Kenwood, matindi. Matindi pala yung laman ng Kenwood, talagang maganda rin. Ayan dito yung ano, yung mga board niya sa input system, input to, tapos ito. Ano ba to? Sa ano din ata to eh, sa audio din ata to. Yung board na to, nakahilira siya ng ganun, oh. Tapos yung ano, yung volume niya analog nga, yan. Ito yung pinaka amplifier section niya mga boss, ayan, oh. Sisilipin natin yan pag nagsimula na tayo mag-repair. Ito naman yung pinaka transformer niya, malaki. Malaki mga boss, at ayan, oh, may tatak talaga siya na Kenwood. Tanggalin natin. Ayan, oh, talagang Kenwood talaga yung ano niya, transformer niya. At saka yung capacitor, tingnan nyo. Ito yung capacitor mga boss. Yan. 15,063 volts, malasadinas yung ano eh.
malasalinas yung laki. Ikumpara ko ha, ikumpara ko sa mga ginagamit natin sa amplifier na ano. Ito yung 10,063 volts ngayon na Rubicon. Yung ito po yung ginagamit natin sa concert EV5O2 na pinagpalitan natin. So ikumpara nyo mga boss, oh. Itabi natin dyan. Oh, di ba ang liit? Nagmisto lang sanggol yung capacitor ng 5O2. Matindi. Matindi laman ito. Ito yung standby transformer niya ata. So ang problema nito, parang ang sounds ata hindi kompleto. Yun ang alamin natin. So for the meantime, nagawa natin ng review. Ayan mga boss yung laman niya. Matindi. Matindi yung laman ng ano na to, Kenwood. Meron akong kasing laki din ito. Tingnan natin kung lalaban din. Ayan. Ayan. So ito ata kapatid niya eh. O magkasing laki eh. Halos ganito yan kalaki mga boss. Ganito din yung kalaki yung capacitor na yan. Ito yan. O, yan. Pareho sukat na sukat eh. Yan. Ito yung sa 5O2. Ayan. 5O2. Yan. Diba? Ang laki ng diferensya. Ang laki ng diferensya no. So yun lang mga boss, at sana na ano kayo, tingnan lang natin yung ano nito sa pag-repair na. Bablasan ko pa to sa labas kasi wala naman akong ano, blower. So ayan, bali nakakabit na siya dito sa 110 ko na outlet. Ayan. Yan yung reading niya, 111 volts AC. So wala talaga siyang power, oh. Yan. So di katulad dun sa isa na pag-testing natin, may power talaga ito, wala. Wala talaga siyang power. Ayan, nakasaksak naman yung ano eh. Ayan. Ayan, 110. 111 volts. So, titingnan natin ito ay standby power supply. Kung ano. So, try natin pala tingnan yung ano. Galing muna natin dito sa ano. Sukatin natin dito sa ano kung umabot. Dito sa ano kung ayos yung wire. Baka sira din ang wire nito. Ayan, nakarating naman dito yung supply. Ibig sabihin, magpo-focus tayo dun sa napansin ko dito sa ano nya, parang nayupi yung ano nyo, tingnan nyo, parang nayupi yung outlet nya. So baka may bumangga dito na kung ano, sana magawa natin ang paraan to. Kasi ayan, nayupi talaga sya eh. Yupi, wala na yung tornilyo dito. May kumalas na siguro. So possible na ano na inattempt din to i-repair kasi wala nang tornilyo. Oh. Tsaka yupi na siya, oh. Pinalas natin mga boss yung power supply nito. Kasi hindi nga siya nag-power. Ang pagkakaalam ko kasi dito, ang kwento din ng may-ari ay sounds lang aayusin. Nung tinesting na natin, hindi talaga siya nagpa-power. Kaya aalamin natin dito kung itong standby transformer ay buo pa. Pag buo pa to maganda, pero pag hindi na to buo, delikado, mukhang matuputol na naman yung ano natin dito, ang ating repair. Kasi madali lang sana kung mga ordinaryong standby transformer ang i-repair natin na ano, mga 12 volts lang, pero ito hindi, maraming output to eh. Ayan oh. Marami siyang output na dapat natin tingnan kung ilang volts ba talaga out niyan. At tingnan lang natin kung anong sana hindi to sira. Ayan mga boss, so nakalas na natin dito ng ano yung takip, at in denial tayo na baka pwede pang naputo lang diyan o ano. Pero sa tantya ko may nagkamali nito magsaksak sa 110, kasi kung babasihin mo itong ano lang, itong itsura na to, mukhang dito lumabas yung sunog, oh, ayan oh. So nasira talaga yung primary. Sa tansya ko dito may nakalimot magsaksak nito sa 220. Sunog talaga dito. Tapos ang pinakamasaklap, marami kasi siyang out mga boss. Ayan o, kung titingnan nyo yung out na yan, ito yung output niya, yan o. So mayroon siyang ganito dito, yan. Tapos ito namang isa, itong dalawa pala mga boss, yan itong dalawa, isang linya to isa. Tapos ito naman siya. Ayan yan, para malinaw. So, meron siya, malamang ito 12-0-12, pwede natin itong ano, kaya 10-0-10. Pero itong iba,
hindi na natin alam kung ilang volts ang supply niyan. Yan. So hindi ko lang alam kung makakuha tayo ng diagram yan o ano. Medyo malabo talaga eh. Sa tansya ko dito nasaksak to sa 220. Base dito na lumabas yung ano eh. Yung sunog niya. Open na po to itong pinakalinya niya ng primary. Tinister ko open na at saka tiningnan ko ng maigi, hindi naman naputol eh. Sa loob talaga eh. Hindi mo naman makakalas to kasi nakasealed siya. Pwede to i-rewind pero ano, mahabang proseso pa yun. Kakalasin pa siya at sisirain. So hindi ko alam kung anong balak dito ng may-ari, sabihin ko muna. So pending muna tayo kasi yung may-ari daw maghahanap nito. Pero kung wala, try ko din maghanap magre-rewind. Kung hindi, tingnan natin sa data kung ilang volts yung out nito. Try natin gawa ng paraan. Sa ngayon, tatakpan muna natin at wala pa naman. Dito lang muna sa tabi siguro, mga boss. Okay, pahabol na shoutout mga boss at iilan lang to. Shoutout kina MG Pascual. Shoutout kay Kuya Jojo Tech na may YouTube channel pa support mga boss. At shoutout kay Raymond Verdadero. At pang last, shoutout kay Kuya Leo Tech TV. Bali may iba pa siyang channel, yung Leo Gen Tech TV at saka yung DIY LDB Tech at ayun mga boss. So sa mga gusto magpa-shoutout lalo na yung nasa ibang lugar, comment lang po sa baba tapos location nyo o address nyo. Sabihin nyo lang na magpapa-shoutout kayo para may shoutout namin, may shoutout ko kayo sa mga susunod na video.